Alam mo kapatid, magbabasa muna ako ng isang istorya sa iyo sa 9:1 ng Juan. At sa pagdaraan niya ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, "Rabbi, sino ang nagkasala, ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag?" Sumagot si Jesus, "Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos." Kita mo kapatid, mayroong tao pinanganak na bulag. Wala namang kasalanan yung magulang niya, kaya siya pinanganak na bulag. Wala rin naman siyang kasalanan, lalo naman logical yun. Kasi hindi naman siyempre gusto ng taong ipanganak siyang bulag. Tinatanong ng mga apostol, sino may kasalanan niyan? Bakit bulag yan mula sa pagkapanganak? Tinatanong ng mga tao. Sagot ng Panginoong Jesucristo, hindi ang magulang niya may kasalanan. Kasi hindi naman ang magulang ang nakakaalam ng paglaki ng bata sa bahay bata. No? Hindi mo nalalaman, ang Diyos ang nakakaalam noon. 11:5 ng Ecclesiastes. Kung paanong hindi mo nalalaman kung ano ang daan ng hangin o kung paano mang lumalaki ang mga buto sa bahay bata ng buntis, gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos na gumagawa sa lahat. Hindi alam natin kung paano lumalaki yung buto sa bahay bata ng buntis. Gayon hindi mo nalalaman ang gawa ng Diyos. Hindi naman alam ng tao kung ano ba mangyayari doon sa kanyang, nasa loob ng kanyang tiyan. Kaya hindi kasalanan ng magulang noon, ang sinasabi ko noon. Ano. Ngayon kasi meron ng paraan ng siyensya para malaman mo kung anong nasa loob, bata ba, kung ano ba. No? E noong panahon na yon, hindi nalalaman ng tao yon. Kaya ang babae, buntis, manganganak, makikita na lang niya. Ang anak niya, gusto niya lalaki, ang makikita niya, babae ko minsan. Ang Diyos ang nagtatakda na maging babae, maging lalaki, ang anak ng isang tao. O kung meron man siyang physical defect o mental defect, eh, ang nakakaalam nun ang Diyos. Minsan, meron din tayong papel, mga kapatid. Yung ating recklessness, yung pagiging hindi natin maingat, maaaring makaapekto sa bata. Doon sa bahay bata ng isang ina, ang nakakaalam ng mga pangyayari doon ang Diyos. Hindi natin alam kung yung anak na ipapanganak mo, bulag. Kagaya nung nakita na sa panahon ng Panginoon Jesucristo. Sabi ni Kristo, hindi ang magulang niya may kasalanan, kaya bulag yan. O yun mang ipinanganak na bulag, lalo namang walang kasalanan yon. Kundi kaya naging bulag yan para mahayag sa kanya ang gawa ng Diyos. At yun nga, pinadilat ni Kristo. Dahil dun sa bulag na yon, naipakita ni Kristo na ang bulag napapadilat ng kapangyarihang daladala ni Kristo. Sumampalataya yung bulag, sumampalataya yung mga magulang niya, at yung mga taong nakakita, naging dahilan yon para sila maging makadiyos. Ngayon, maaaring yung anak mong autistic o may autism, eh, maging dahilan para maging makadiyos ka, kapatid. Alam mo kung bakit? Yung mga autistic, yung mga mongoloids, parang mga bata yan na walang tamang kaisipan eh. Maaring yung autistic, maaring matalino, pero hindi sa buong panahon. Merong mga moods siya na iba, kaiba, hindi normal. Eh, alam mo kapatid, sa mga ganyan, parang isip bata, gaya ng mga mongoloid, tagalangit yan eh. Siguradong ligtas yan eh. Alalayan mo lang na magkaroon ng takot sa Diyos. Hanggang lumaki yan, kulang ang isip niyan, may pag-asa yang maging dapat. 19:14 ng Mateo.
Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Para pala sa mga bata ang kaharian ng langit at hindi lang sa mga bata. 18:13 naman ng Mateo rin. At sinabi, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ang mga adult pala, kagaya natin, dapat tumutulad tayo sa bata para makapasok sa langit. Bakit? May magandang quality ang mga bata eh. Hindi nagtatanim ng galit. Kahit mag-away ngayon, mamaya magkabati na sila, no? Ang mga bata, walang masamang kaisipan na magnakaw o magplano ng pagnanakaw o panghuhold up sa bangko. Ang mga bata, ganun. Kaya sabi ni Kristo, sa ganung sentido, dapat tayong magsitulad sa mga bata. Walang masamang isipin, walang masamang plano o balakin sa buhay. Yun ang sinabi niya sa mga taga-Roma. Doon sa isang talata ng Roma, kapitulo 16 at ang bersikulo ay 19. Sapagkat ang inyong pagtalima ay naging bantog sa lahat ng mga tao, kaya't nagagalak ako tungkol sa inyo. Datapwat ibig ko na kayo'y maging marunong sa kabutihan at musmos sa kasamaan. Ayun, gusto ng Diyos, maging marunong tayo sa kabutihan, pero parang bata, musmos sa kasamaan. Musmos sa kasamaan. Ganyan po ang magiging dapat sa Diyos. Parang bata sa kasamaan. Hindi siya eksperto sa kasamaan. Hindi siya eksperto sa pagsisinungaling. Ang makakapasok sa langit, musmos sa kasamaan. Ibig sabihin, walang malay sa kasamaan. Kaya kung anak mo, kapatid, autistic, no? Meron niyang passes papunta sa langit. At yung mga mongoloid, huwag kayong malungkot. Pagbutihin niyo, mga kapatid, ibig sabihin, meron na kayong isa sa pamilyang kandidato sa kaligtasan. Yung mga mentally retarded, walang malay sa mundo, parang bata lang, 30 anyos na, parang 6 na taon lang, ganun, o 5. Eh, mga kandidato sa langit yan eh. Sa mga tao, parang kalbaryo yan. Pero pag yan ay natiis mo, pag yan ay napagbuti mo ang pagpapalaki, meron ka ng isang kandidato makakarating sa paraiso, no? Kung ang pagbabatayan ay Biblia. Eh, paano palalakihin? Palakihin mo sa aral ng Diyos, kapatid, sa 4 ng Efeso na kasulat. At kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Nalulungkot ako dun sa mga magulang na ang anak ay mga autistic, pinapabayaang mag-computer, kung ano-anong computer games, violence, mayroong mga laptop, may mga kung ano-ano. Walang ginawa, kundi como autistic, parang senior na hahainan, uurungan, papaliguan, susuklayan, hindi man tinuturuan ang aral ng Diyos. Kung natututo sa computer games ang anak mo, mas madaling matutunan ang salita ng Diyos. Mapapalaki mo siya na may takot sa Diyos. Hindi puro, lagi na lang, puro kung ano-anong mga computer games. Eh ngayon, sa mga bata, meron na rin daw mga sexual games. Eh kawawa naman yung anak mo, lumaking papunta ng impyerno dahil ang natutunan, puro kalukuhan sa computer. Sana i-introduce nyo sa inyong mga anak na mongoloid, mga autistic, ang makaalam ng salita ng Diyos. Turuan yung magbasa ng Biblia at
alam niyo mga kapatid, ano, nakita ko, kahit ang isang tao ay parang autistic, pag meron siyang kilalang Diyos sa buhay, napipigilan yung mga violence sa tao.